yun, what's up ulit guys? Yan, dito oras ng gabi, alas 12, maulan sa labas. Gagala tayo ngayon, hindi gagala. Kasi gasuin na natin yung sa easy trip natin. Kasi based sa nabasa natin, yung sa Cavite Customer Service daw na northbound tsaka southbound, open naman sa 24 hours. So, punta na natin para matapos na. Ensurable naman siguro, wala masyadong pila doon ngayon. Well, sana. So, go! Dilim-dilim, walang makita. Ayun, walang pila. Sana titingnan natin, tatanong natin muna kung paano dito. Dito na tayo ngayon sa may northbound, CSC northbound ng Cavitex. Kanina dumaan tayo sa may southbound, wala. Nganger, sarado siya. So ito, northbound, sure na nakabukas. So tinanong na rin natin si Kuya dito sa harap kung dito ba yung Cavitan. Kasi meron din dito sa kabila, ewan kong kita. So dito nga daw, kaya pila lang daw dito. So far wala naman kami dala kahit anong requirements. Ang dala ko lang dito is yung ORCR syempre na original. And siguro same din dun sa auto sweep natin na ang requirement is most likely plate number, yung conduction sticker, then pangalan na lang. So okay, next na tayo. Later. So yun ang kailangan. Pangalan, birthday, mobile number, email address, saka plate and conduction number, vehicle class. Ito po ata. 200 po, sir? Apo. 13-tinted po kayo? Opo, mayroong light tint eh. Check ko lang po yung headlight. Ah, sige po. Ito po yung card niyo, sir. Okay, thank you. Sir, pa-atras lang po ng konti. Ay, sige. Hindi po nababasahin. Okay na po yun, sir. Di ba saan po kayo? Sir, open po ng headlight. Patasan po. Hindi na nila pinapababa eh. Pinapa-stay na nila sa sasakyan. Kasi kanina may bumaba. Sinabihan na bumalik daw. Unless sa loob ilalagay. So may light tint tayo, kaya doon tayo sa kabilang headlights. Ayan na, meron na. Sir, okay na po. Thank you. Okay na. Yung activation po nito. Active na po siya, sir. Ah, active na kagad. Yes po. So pwede na i-done agad. Okay po, salamat. Thank you. May nakausap tayo kanina dun sa online na nag-offer ng RFID installation daw. Well, anyway, ikaw naman mag-i-install. Tapos ang problem lang dun is babayad ka ng mahal, tapos parang mapa-activate mo, papupunta ka rin dito. So ayan, magana siya nga kagad, activated na siya. At least andito ka na. So kasi yung dun sa kanina, ang mangyayari, babayad ka ng 500 pesos, tapos pagkabayad mo, 200 lang yung load, and then pupunta ka pa rin dito sa toll station para mag-activate yung account. Kaya ito, okay na to, sila na nag-install, tapos 200 lang din binayaran natin, 200 yung laman na load, and activated na kagad. Ayan, mga 119 na, punta tayo dito, dire-diretso lang, pangatlo kami kagad sa pila, and wala namang additional requirements na kailangan aside sa pipilapan. Bala ko sana yung sa may auto sweep na magkapareho yung auto sweep, tapos i-add on lang yung RFID, kaso madami parang problem yon, kaya pinaseparate na lang natin. Pagdaan natin sa easy trip, kita naman, ang bilis lang, na-detect siya kagad. Malalaman natin kung yung auto sweep ganun din. So far, based sa mga comments, ang auto sweep ay mas mabilis kasi sa easy trip, pero dito sa atin, try natin, mabilis naman siya. But anyway, yun lang guys. Hope you like this video. Kita kasi tayo sa susunod na episode, and kuha ka na ng RF mo para less hassle. Buyers!